Cute na rosary para sa gabay. Patatoo ng baybayin, kahulugan ay matatag. Nice day ngayong araw, tatuan na naman. Papatatoo si ma'am ng rosary sa kamay. Nga ni-stencil na natin. Tapos mag-stencil, ahitin muna natin tong braso ni ma'am kasi medyo mabalahibo. Grabe naman sa balahibo. Albon kasi si ma'am, na nga natin yung ginawa nating stencil kanina. Wow! Ay, hindi pa pala tapos. Stencil pala. Ready na nga rin tayo at mag-ready ka na ma'am. Black ink pala yung gagamitin natin dyan. Para pala sa mga nagtatanong kung ano yung ginagamit natin na ink. Magamit po tayo ng dynamic ink. Ayun na nga, umpisan na natin to. Ito lang pala yung papatutunin ni ma'am na rosary. Naisipan niya rin sa braso ipalagay para nakikita niya rin palagi. Napaka meaningful nito para kay ma'am. Ayan na nga, tlinyahan na natin. Kamuti na natin to. Hindi pala first time magpatutunin ni ma'am dahil may mga tattoo na rin siya. Ati lang yung braso niya kaya gusto niya rin ipakamot sa atin. Bilisan na nga natin to nang matapos na. Dahil hindi naman din nasa saktan si ma'am kaya tuloy-tuloy lang din tayo. Para pala sa mga nagbabalak magpatato dito sa studio natin, location pala natin, Valenzuela, kaya kung malapit ka dito sa Valenzuela, welcome kayo dito. Para pala sa mga gusto magpatato, tapos first time mo lang at gustong gusto mo talaga magpatato, mas maganda kung hindi ganun kalaki yung ipapatato mo para matry mo muna. Hirap kasi kung malaki kagad yung design mo, matagal na tiisan, baka mainip ka at hindi mo na matapos yung design na gusto mong ipatato. Pwede rin naman siya sa next session pero baka kasi madala ka sa pagpapatato. Mas mainam kasi nasaktuhan lang ipapatato mo para may idea ka sa pagpapatato. Eh kung kaya mo naman, pwede ka naman magpadagdag ulit or next time ay magpapatato ka na ng malaki design. Madala naman talaga magpatato. Pero ewan ko ba, pag naumpisahan na talaga magpatato, talagang tuloy-tuloy na, malabong hindi ka na ulit mabordahan. Alam yan ang mga karamihan, lalo na yung may tattoo na. Sino ba dyan yung nagsabi na last na talagang magpatato pero tuloy-tuloy pa rin at nadadagdagan pa rin yung tattoo nila lalo na pag nakakita ng mga magagandang design? Sino naman dyan yung mga malalakas talaga na kaya tigilang hindi magpatato kahit na gustong gusto na nilang magpatato? Tattoo ka na pero napipigilan mo pa rin hindi magpatato? Anong dahilan? Comment mo naman. Ay na pala, tapos na pala yung ginawa nating rosaryo. Bali dito sa studio natin may pre-tattoo pala tayo dito na minimal tattoo lang. Ito pala yung design na nakuha ni ma'am. Baybayin, ang kahulugan ng baybayin na yun ay matatag. Napakaganda ng meaning, bagay na bagay yan sa unang tinatoo namin. Dito kasi sa studio natin, pag nagpatattoo ka, may pre-minimal tattoo kung gusto mo lang naman. Pero kung hindi ka mahilig sa maliliit na tattoo, okay lang naman din. Choice mo lang naman magpalagay ng maliliit na tattoo. Kung gusto mo o mahilig ka sa maliliit na tattoo at magpapadagdag ka, pwede naman yan, libre lang at wala kang babayaran. Si ma'am ay bumunot sa pre-minimal tattoo natin kaya ayan yung nakuha niya. Ito na yung inaantay ng karamihan pag bula-bula na. Ayan yung sign na tapos na. Baybayin, kahulugan ay matatag. Rosaryo para sa gabay. Nice!